sallallahu wa baraka alaihi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Saatu mga kaigsoonan na kamusliman na mati karong urasa. Kutub asami mo abot atong sibya atong programa inshallah taala. Uga atong mga kaigsoonan nga namati pod karon ini dinis dakban sa Iligan City. Ug taman sa maabot atong sibya atong programa, maayong hapon sa inyong tanan. Nawa Allah subhanahu wa taala bagyan tanan kanang kapayapaan kauban ng atong mga pamilya ug tanan nga mga magtutuo sa landas ng Allah subhanahu wa ta'ala. Kinaig siya Abdurrahman Sobrado na balik Islam sad. Okay? Na ako ay nag-ibis Islam, dugay-dugay na gud hinoon na mga kwa na, mga katursi na gud katuig. Matigulang na ko. Obviously, di atas na akong buhok, mga utaw na diya. Alhamdulillah. Tama na, nag-ibis yung kinabuhi. Okay. Na alhamdulillah, na'mat ang Islam. Ang Islam ay na'ma. Habag. Tuwad kay, dili man po tanan na hatagan ug guidance. So I'm so proud of myself na ako na himong Muslim sa tabar Allah subhanahu wa ta'ala. May mga kaigsoonan sa kalakir Brad na gitagaan ko nun ug higayon aron mo hatag ug gamay na ukang share na bilang bagong imbis sa Islam. O si Bugay na katursi na katuig. So dati pong Kristiyano na Romano Katoliko. Now ang pag-Muslim, sa tinud-anay lang kapatid, igsuon, dili man kuan, sana dili ka nagbago og pagtuo. Kung ikaw ay nag-embrace sa Islam o imong gidawat ang kamatuoran ng Islam sa ang tinud-anay, di ka nagbago. Tungod kay, ingon ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ha, na ingon siya na ang tanang anak na gipanganak, tang anak ni Adam, ha? Kung mawulud yung tanang bata na gipanganak, yuladu alal fitra. Ibig sabihin, buot na sabot, gipanganak siya sa status na fitra. Unsa man fitra? Muli siyang, yung kuan, baka ning, yung natural na pagtuo na adunay Diyos na gampuan yung nag-isa lang, Allah subhanahu wa ta'ala. Pero, ingin ang Propeta Muhammad sa Islam, tungod sa iyang young parents, ang iyang environment, kay gamay pa man siya, wala siya ay kanang karapatan upang i-pons ang gusto sa iyang terrorist environment. Muling niya, magami nga ang konsepto, ang pagsamang mga kakristiyano ay kinanang ilang bunyagang yun. Kaya ang sa bunyag, kaisa man siya sa unang, kuan kaning unang pag-recognize na ikaw kristiyano. Kaya kung di ko nakabunyag, hindi ka naman kristiyano. Munang na din na. Then kung maabot kayo mga adjes, adose, o nasa estate ka na ng bulog sa wikang Arabi, ka nang murag magbinata na ka, hila ka pang ikumpil o kumpirma para to prove niya na ikaw nga ay mahimunag yung Kristiyano. Pero kung ang bata, mudako na siya, nana siya reasoning, may ibang siya sakto o siya dili, nature na po siya ang mga pinuran dad. Isa-usa mo rin niya, o sa rikiling na rin yun, kayo mga tanong, isa-usa mo rin yun, hindi tinood, kaya bagang magkain rin yung nag-exist na kami ang tinood, ang dili ang muha, ay dili tinood. So, sa paghambing, sa pag-compare, sa duha kabutang o pinamang kabutang, naagudo na ang isa ra tinuod. Tugay Diyos, isa ra, ay rin yung isa ra po, ay ang batas isa ra. So, I would say, mawag yun ang Islam. Okay, gingin mo na sa bang na Quran. Huh? So, kung atong sumaroon, sana ka ng pagbabalansi, so, ang pag-Muslim di ay, dili ka nagbago og imong belief, dili ka nagbago sa imong panampataya, kundi imo lang gi-correct ang imong status sa pagkamalang gini siya ang nature sa tao na dapat iyang pagadawaton. Tuwi kay Allah subhanahu wa ta'ala sa banal na Quran, iyan ang gi-create ang tao sa isang purpose. Isang purpose. Unsa gani ini? Batay sa ayat inyong siya, Allah subhanahu wa ta'ala, wala khalaqtu jinna wal insa illa liya'budun. So ang purpose di ay kung nga nang gihimog sa utama ining kalibutan ay arin lamang musimba sa iyaana wa gay laing gasimbahin kundi ang Allah subhanahu wa ta'ala ba. Siya ay oneness of God. Muampo kayo diritso. Wala na yung matagapamangita kung sino mga Diyos dila, para din natin uod. So may purpose. So sa nakatulid, ang purpose of life nga nang gihimog sa inyong ay upang arin mahimutang Muslim. The one who submit complete dito sa Allah subhanahu wa ta'ala na wala siya ay laing agampuan maliban sa Allah, siya ay Muslim. Muli din he. Okay? Now, as a Filipino, kung Islam o Muslim ang pag-atong hisgutan brad, dili man bago sa atong pandungog. Tuwag kay by nature, by history, historically, ang Filipino, naman na din ang Islam sa una.
bago pa naabot ang pag-advent sa Kristyanismo, that was year 1521 kung ako masayo, di ba? Oo, that was dito nagsugod sa pag-landing nga, pag-duol ni Magellan dito sa Mactan Island sa Cebu, which is lugar sa akong amahan, sa Cebu City. Okay, so dito nagsugod ang ika nga, ang pag ang mga gawain pang Kristiyano o pag-Kristyanize sa atong nasud. So prior to that, Islam na ana din eh. Busa ang mga Filipino kung mo embrace sa Islam, di na malisod sa iya tungod kay aduna naman sa history, aduna na sa tradisyon, aduna na sa pagtuo, aduna na sa binuhaton na binuhaton gikan sa Islam. Tinuod na lang. Halimbawa ako, maghatag og sample. Ako ay kuanan, naagi man akong Romano Katoliko man sa una. Okay? So aduna ko'y tradisyon na gikan sa Islam. Ah, to prove, mo okay ni kay mamati mo ha. Una, ngano man ako, gituli ko. Adisip ko mabot o mga, sana, mabot o just 10 years old, gituli na ko anong mga edad na 6 o 7. Tungod kay tradisyon siya. Tradisyon sa mga Filipino, which is tradisyon sa Islam. Kung i-compare mo ang mga Kristiyano sa Europa, sa mga in America, sa ibang lugar na Kristiyano brad, sila ay di mga tuli. Tungod kay si Pablo, naghatag na nag-order sa Biblia, sa kundi ko nasa mga gawa, na di na daw ko natulion. Kay sakto na daw ko ang pagtuo kay Jesus ay udibila. Di kontra niya ang mga verses sa Biblia. While Jesus Christ himself, the book of Lucas, kung ako nasayot, ha? Sa canonical gas, na nasulat ba din na gituli siya sa pag-abot niya 7 days, if I'm not mistaken, na gituli siya o gitawag siyang Jesus. So si Jesus Christ na lang yung gituan, gituli niya, o ikaw di ka magpatuli. Dakong binuang, alhamdulillah, ang mga Muslim ni sunod yun. So ako, tungod kay ika nga, at natradisyon na lagi din eh, masi Kristiyano, tuli, pero ang sinugda ni ini ay sa Islam. Ha? Busa, kitang mga Filipino, maski nga Kristiyano mga Filipino, pero adunay mga tradisyon na gikan sa Islam. So I repeat, busa ikaw, maski ang Filipino na, ha? Kristiyano ka, pero adunay kay tradisyon na gikan sa Islam. Muna na, vlog, sample lang ganang tuli. Oh. Karon, kung isolve ni mo diri sa Pilipinas, 99% tuli igid ang mga tao. Ito kay tradisyon lang sa Islam. Ito sa tradisyon ni ini. Kana bitang closeness dito sa pamilya, brad? Alimbawa ka ng pamilya na kana bitong ang sa usa ka balay na adto ang mga anak, nanay mga anak, nanay mga apo. Oh, gimonitor pa permanente sa lula. Kay naman siya tradisyon dito sa Islam na ang closeness sa pamilya, yung banding ba? Sa ato, bisang nakaiba na kag 20, 25, pataas, ginamonitor ka pa sa inyong parents, pauli og sa iyo, anak ha, ayong pagbagabi, kay na yung mga dagang dautan. Pero sa, ang tradisyon sa Kristyanismo sa Europe, kay nandun ang sintro sa Kristyano sa Europa, kapag ang bata nagkaedad, o bisuoso, wa na'y labot ang iyang parents kung unsa ang gusto. So, clear kaysa rin ang tradisyon na buhi pagyod, ginapraktis pagyod sa atong nakaigsuon na Kristyano. Mano din eh. Busa to be a Muslim is natural, tungod kay mao na gid siya ang tinuod. Ha? Busa magaigsunan, akong bingkais ang matag usa, please try to reason. Mga mukuan mo, gamita atong reasoning na gihatay mara sa Banu Taala. Kainyong makita yung unsa jud ka tinuod ang Islam. So, isa lang na sa tradisyon ha, ako na mention sa inyo. Busa ang Filipino, kapag nag-embrace sa Islam, from Jesus Bisayan Mindanao, dili siya gabago og belief, kundi mumbalik lamang sa iyang gigikan nga relihiyon. Atong lagi semana dito kog Manila, Brad, dayon yung sakay ko sa LRT. Then, na-appreciate na ako na nindot kayo ang sayings na nasulat dito sa MRT. Masyarang MRT dito karon kay kuha na air condition na. Yung grabe ganoon gadoot ang mga tao. Murag sardinas. So, may ginibot na sabot na daggang ginoon Filipino. Sa akong time sa Manila, back to 15 years ago, 20 years ago, dili diyan na aircon. Oh, karon aircon, bisyo na kayo, ay, hayaan na kayo, kaso lang, gaduot niya po ng mga tao. Dito sa kuan, sa sunod sa train, naa sila yung mga kuan, kanina yung mga kuan ba, mga balasahon, mga kuan gali, mga sayings. Karon akong nakita dito na nindot, kaistanan na words ni Money Golden Advice o words ni kuani Dr. Jose Rizal, subhanallah, na makuan gud nimo bro, kanang ma-appreciate gud nimo kung unsa si Jose Rizal. Kuna dere day sa akong phone na isa kay ako mang gipicturean ning niya, subhanallah, na maghisgot mo siya bahin sa
sa tawag ani ang mga advice nila Dr. Jose Rizal. Subhanallah al-Azim. Ha? Unsa gayong advice ni Dr. Jose Rizal na giingon-ingon niya na unsa to na ang dili ang hindi marunong lumingon sa kanyang pinanggagalingan ay hindi makakarating sa kanyang paruroonan. O muna yung advice na mabasa gina muna yung pinakasiyang sa mga Filipino. Kung ang hindi marunong lumingon sa kanyang pinanggagalingan ay hindi makakarating sa kanyang paruroonan. Naman yung sa mga eskulahan. Subot na sabot kung di kita mabalik sa atong gigikanan ay di kita makaabot sa atong padulungan. Pinulakasan kita padulong. Alam mo, impyerno ka. Maparaiso ta. Pero kung di ka mabalik sa imong gigikanan, which is ang Islam, ay di ka makabalik sa imong padulungan. No, kayo napasay, kuan diri ko itong nasulat nga dito na sa kuan sa MRT, muna siya, ayon kayo si Rizal. Nadari po, oh? Nadari, oh? Ingin siya diri, diri nasulat. Ayon kayo si Rizal. Walang kabutihan ang buhay na hindi inuukol sa isang malaking layon. Nausa rin yung malaking layon na kaigsunan na mati ka rin urasa. Ha? Usa rin yung malaking layon. Akong usbin, ha? Ayon kay Jose Rizal, walang kabutihan ang buhay na hindi inuukol sa isang malaking layon. Question mark. Nadre. Usa rin yung malaking layon. Ha? Ano ba yung layunin mo? Ano yung pinaka-purpose? Nga nung gihimugso ka nung kaligutan, ha? Of course, na-mention na nato gani, ha? Ang purpose is to worship Allah, to be a Muslim, to submit him completely. Muna siya. Ha? Ano, usbin ako, walang kabutihan ang buhay na hindi inuukol sa isang malaking layon. Ang kasunod, iya'y isang muntong batong natapon sa kaparangan na hindi siyang hantungan ng tao. Allahu Akbar, napakaganda ng sayings ni Dr. Rizal. Sa ubos, El Filibusterismo. Okay, ating mga isdyan tibinahangan na mati karon. Kung magbasa mo sa El Filibusterismo, ma-encounter niyo muna yung words o golden advice ni Dr. Jose Rizal. Ha? Ingin siya, walang kabutihan ang buhay na hindi inuukol sa isang malaking layon. Iyay isang munting batong natapon sa kaparanan na hindi siyang hantungan ng tao. So dapat hindi, yung tinutukot yung natapon, ibig natapon ang sa impyerno na hindi dapat niya hantungan. Na dapat na hantungan ang Jannatul Firdaus, ang paraiso ng Allah subhanahu wa ta'ala. Allahu Akbar. Kung atong istudyan pag-ayo ang libro ni Dr. Jose Rizal, El Filibusterismo, Ninimitang Hiri, Allahu Akbar, patungkol sa mga taong nananakot mga banyagang Kastila din sa Pilipinas. May din na sa katinood. No. Pag kami advice, klaro kayo sa nan. Ha? Kung saan yung pinakamabuting layon? Of course, ang pag-worship sa Allah, ang pag-ampo sa yana diritso, ayaw paghatag o tagapanagitan. Aron ikaw makaabot sa inyong padulian. So sa isa pang golden sayings na kanyang iniwan, si Dr. Jose Rizal, ang sagingin niya, ang hindi marunong lumingon sa kanyang pinanggagalingan ay hindi makakarating sa kanyang paruroonan. Nahibalo ang tanan kung bisan nagtago sa Dr. Jose Rizal na siya na-exile o gilabay sa isang lugar. Gikan sa Luzon, din nagtago sa Kamindanawan, sa Kamusliman, din na dapita sa dapitan, kaya na lugar rin ha, dapitan, Rizal, Madini, Kalamba. So, usmin ako naka-exilin, to be a Muslim is natural sapagkat muna sa purpose sa kinabuhi. Oh. Allah subhanahu wa ta'ala gamit sa Bayan ng Quran, Ya ayyuhan nas, budu rabbakum alladhi khalaqakum walladhina min qablikum la'allakum tattaqun. Allahu Akbar. So itong Baqarah na mention, Ya ayyuhan nas, o kamungsang katawan, lahat ng anak ni Adam, ni Rupa, Asya, Tanan, Middle East Tanan, tanang anak ni Adam, kung asa makakaroon aning kalibutana, ikaw ang dimension ng al-sabang na Quran. Ya ayyuhan nas, budu rabbakum alladhi khalaqakum walladhina min qablikum la'allakum tattaqun. Clear ka istanan. Gitawagan ang tanong isang katawan niya. Ampuan ninyo ang Diyos na gabuhat sa inyong kinabuhi. Gahatag sa kinabuhi. That you may gain righteous. That you may become taqwa, God-fearing. Muli siya. Oh. Magkaroon ka ng maging righteous ka kung wampo ka sa alas sabi ng tuwiran na walang tagapamalitan. Of course, pagsunod sa mga batas ni ini, pagpractice sa mga batas ni ini, kaya walang sansayang isang tao na nag-Muslim tapos wala nag-practice, makaulaw tawagon siyang Muslim. Kusa, ang Islam based on practice.
ang mga eskola ganyan, ang din ang Islam, ang din ang muamala. So ang rin ng Islam ay ginabating sa practice. Oh, ang problema nga lamang, dagang mga Muslim, sad to say, Muslim, not in deeds, dahil makaulaw ang buluhaton. So makisun mo rin yung Ixion, Abdurrahman Sobrado, kung ano yung mga pangutana, mangutana lamang mo, mag-text mo sa among mga brother rin, inshallah, taala kang pangutana bahay sa Islam, welcome ka mong tangan. Zakalakya bro? Yes brother, bali ako ni Dugang brother, sa ipamulong sa atong Ixion, siyang mensahe, na katong iyang gibasa nga sa surat al-Baqara nga aya nga ang sunod ato sa pag-iwan nga Allahi dalalakum al-arda pirasa wa samaa bina wa anzala minas samai wal ard. Ang pagsabot ato mga igala nga minanuang kamu ni Allah subhanahu wa ta'ala nga siya ang naglalang kami niyo nga tuin siya simbahan niyo siya kaya siya usab ang naglalang o nagbugna sa mga naunang katawahan na nauna kayo ninyo para kamo makakaton sa pagkamatanong o sa rin pagkamatanong sa pagtukang Allah subhanahu wa ta'ala o pagsimba kanya mga igala kaya siya nang pagkasimba o ang sunod natin nga ayang mga igala o versiko ng mga igala kasi Allah ang nagbuhat sa mga kalangitan na nahinuin yung pandong. O siya usab ang nagbuhat sa yuta o mahigala na inyong puluanan. O siya ang nagpaulan nagikan sa langit para mo ito ang magdaan ang mga katanuman na niturok o nitubo din sa kalitaan mahigala o namuha sa lain-lain prutas mahigala amaw na ang karunon sa mga tanang katawatan din sa kalibutan mahigala busa mahigala. Ayaw kamu pagbaton o partner o paris ni Allah subhanahu wa ta'ala o sa may pasabot. Ayaw kamu pagbaton sa kining paris ni Allah subhanahu wa ta'ala mga igala. Kalang pagsimba o pagtuon sa hindi matuon ng Diyos. Nakaapin na lang mga igala ang inyong pagtuon kang isa na isalan si Jesus Cristo na inyong gituan ng Diyos mga igala para maserve kamu na kami kanulay kami pamulang din sa region na paibadoon kamo na si Isa alayhi salam Isu Kristo ito mga igala sugo ni Allah subhanahu wa ta'ala minsahir ni Allah subhanahu wa ta'ala propita siya mga igala dibi siya Diyos ganun din sa Holy Quran ngayon din niya usas siya ka Muslim kay kutungod kay ang definition sa Muslim mga igala kung isang ang tao mga igala magtuo sa tinuog na buktong na Diyos mga igala mauna ang Muslim mga igala o sa kinong brief na definition sa Muslim mga igala na puno. Busa, si Isa alayhi salam mga igala, ang pagtuon sa uban, karamihan sa mga itong mga kaigsyon ng mga Kristiyano na Diyos kuno siya o nagpalansang pagyud kuno siya sa cross matun ni Pablo para bayaran niya ang kinong sala sa mga katawahan mga igala o nagmakay pagyud kuno na bayon mabuhin sa tulukad lang mga igala mga igsoon pastor Perula hindi ka natinood mga igala kaya nga naman ganun sa kung atong basahon na kung Biblia mga igala sa dito sa Juan Kapitulo 10 versikulo 39 unyag ayaw mga kontra ang mga Romano na sundalo sa panahon ni ato o ang mga Hudyo mga igala ilang dilukod si Jesus Cristo kay patyon unta nila mga igala apan nakaikyas si Kristo nakaikyas siya kabi ni mga igala kanang pulong na Kristo Messiah ang kanang Messiah mga igala na yung entry sa Holy Quran na Ibnu Maryam anak ni King Maryam mga igala busa mga igala finally yung entry sa Holy Quran sa Suratul Nisa sa ika 156 na versikulo ang ayat sa Holy Quran na sa pagkatinood wala nila manansang si Jesus Christ sa cross o wala pagyipin na mapatay. Allahu Akbar. Mauna, wala man sa mga may tanimang gala, dibayaw sila, dibayaw ni Angel Gabriel si Isa alayhi salam dito sa langit mga gala. Apang ang mga kontra ni Isa alayhi salam ang ilang pagtanaw sa usaka tao na mao si Jesus sumot yung ilang dako po ilang nilansang sa cross na dilibig tumao mga igala mauna yung isa sa Holy Quran apan ang pagtanaw nila sa katulong sa kataw
nga motos is kariti brada sa Bibliana sa Bibliana oh Scarlito Scarlito sa Bibliana Bibliya oh sa pagtalos mo sa Scarlito unya dili di sa mao si Jesus Cristo may gala kay gibalo sa lungjob di prog matu sa patas may gala so ang pinaka importante nga isyo dili may gala si Jesus is ay salam dili siya Dios may gala dili siya Dios kay tuwod may gala kay siya di anak ni Siti Mariam mo nang ngayon sa Muslim si Virgin Mariam Virgin Mary may gala o busa ang pag-anak ni isa Dios sa pagsisod sa Holy Quran na mas wonderful was mas amazing o mas mas labo pa ang pag-anak ni Adan pag create o pagbugna ni Allah subhanahu wa ta'ala kang Adan kay wala siya amahan o wala siya inahan busa may gala si Jesus Cristo nila siya inahan apan wala siya amahan kay tungod kang Allah subhanahu wa ta'ala siya ang labing makagahum kung nila siya kinanilang bulhatin magiging naman siya nga ang binayin na siya tayo bismillahirrahmanirrahim kung payakun be and it is kung may gusto ni Allah subhanahu wa ta'ala na may tabo, may unang siya na kumpay akong sumay tabo doon. Mauto na iyang may gala ginugna si Isa alayhi salam pinagi sa kinong pagkataon niya na pinagi kang Siti Mariam o Virgin Mariam may gala. So abin ni may gala kanang mga katawhan na magsimba o magtuos sa dinimati ni Diyos, mauna at pinakadakong hasala. Blasphemy. Dinigil ka na pasado ni Allah subhanahu wa ta'ala. So, lisod mo na kayo mga igala sa huling adlaw. Kato mga katauhan nga wala agad makatukang Allah subhanahu wa ta'ala. So, delikado kayo ang may tabi kanila dito. Kung di naman ay gitawag na paraiso o ka ng langit mga igala. So, ang panangulit kung di ka makasunod sa langit dito sa paraiso, ang opposite niya na mo ito ang may tabi sa mga katauhan na delikad makatukang Allah subhanahu wa ta'ala. Umiya ang lang ito ang dilimato ng Diyos. Sama kung mag to sila kang Jesus na mao ng Diyos. So diligyo sila makasulit sa paraiso mga gala. So mauna mga gala. Akong iligang din mga egsoon. Gahapon na Sabado dito sa Abulo, Barangay Abulo. Nag panunaw kami dito o nagwalit pa kami dito o mabing panahon. Doon ay nag-Muslim dito ang nagbalik Islam ng pipira katao mga unong mag-Muslim siguro brother ni atong migay nga kaduwa kasabado doon ay pinag-Muslim nga upat so ni atong pipilag dito mga usa na kabulan doon ay 16 nga nag-Muslim dito mga gala ubay-ubay na nagpa-convert o nagbalik Islam mga gala kay tungod kay nakaibalik sila nagalihan sila ang Islam di ay nga religion ang tinod o si Allah subhanahu wa ta'ala ang tinod nga Diyos. Musa ang mga sinigal ato sa ating brother na si Brother Abdel Nasir Adignan na mao nag-waapas sila masayid na maayod ay ang Islam mao ito gusto nila unta na mao nag-uduwa sila kini binin na gusto na katapok-tapok dito na mag-simposium dito mag-seminar dito mag-rally dito dahil sa Islam kaya sila masayid na kini Islam ay importante. Kung saan may pakaimportante sa Islam mga gala, kung saan may pakaimportante sa pagtukang Allah subhanahu wa ta'ala, at kung tayo tag-anong sample ni atong simbol mga gala na may tabo dito sa Iligan City o dito sa Cagayan de Oro, katong mga lugar, nga wala agi mga gapuyo ng mga Muslim, o nga wala yung mga Muslim, sama ni ato sa Bayug Island, was out talan, no man's land na may tabo dito. Dito sa Orchids, wala agi mga muski dito mga gala, kaya ang tagya sa subdivision, may man siya tugot nga tukuran ng muski. Labi na mga uban mga subdivision sa Nailaing David, di sila mutugot na mapuyan mga Muslim kay Hambot o sa inyong lamadlukan, wa sila masayod, wa kinong mga gala, lugar, nga binayga mga Muslim, mga religious Muslim, grasya di ula, mga gala, grasya, nga naman nga grasya, tungod, kay kung usaka lugar, nga dunay muski, nga dunay dagan Muslim, nga pang simba di diha, dunay dagan Muslim, nga pang sambayang nila, o ga simba nila, o nga mayo ang ilang panagdait, mga gala, o ga pangayon sila, o pasalo kong Allah, subhanahu wa ta'ala, bisan pa sa kagabihan, mga gala, o nga kung dunay luabot nga katalagman, sama ng lindog, o lindol, earthquake, o kanang tornado, typhoon, o diba tsunami, bisan pa na ilain na
kalamidan na makaligtas ka na mahigala. Malibri ka na nga dugara. Allahu Akbar. Sa tupa, grasya ado yung mga mahigala ang kanang dugara. O kanang maayo ka na nga dugara nga dunay mga kini mga Muslim na pag-ampo o mga kini mga righteous Muslim, mga people Muslim mahigala na pag-ampo mahigala kay bilad, kung dunay luabot na kalamidad nang dipinsa din ang lugar ang diya sa nagpangkul mahigala. Asama niya itong nagiging itong sundo katong lugar dito sa Santiago para masayad kami mahigala doon naman itong muski dito na wala man mausa mahigala apang katong muski katong church o katong simbahan sa Sabarista dito sa unahang gamay giguba sa katong sa Bagyo sa sundo bahay sa sundo mahigala ang dapat rin sa kabinibinid na tumpag ang karsala. Wala naman ito. Wala naman sa gitna. Laman dito sa katunga-tunga ang Santiago, mahigala. O niya, wala naman mausa ang muski. Doon na pagwilay tabi ito, nga doon ay balay dito sa Muslim. Nga doon ay kinong rooftop. O na dito yung nakabakwit ang mga salingan niya ng mga Kristiyano, mahigala. Sa ito pa, maiyod ay mahigala ang kung makasalingan taong Muslim. Kaya din naman siya makausa, makatabang ganoon siya di ay kung doon ay maluabot ng katanagman. Nang dito sa Typhoon Pablo, dito sa Typhoon Pablo mahigala, 98% ang mga kabalian dito o mga katanuman, puro gyud, was out, mga tumba, mga guba mahigala, dagan mga matay. Apan, doon na doon may dinin, doon ay madinin na muski o buwa ka ba bali sa Muslim mahigala, wala mausa. Sa ito pa, natunan ka ito nga hadid mga higala at nagbisay sa inyo na kanang muski mga higala na dunay gapang sambayan ng mga Muslim mga higala dili man din na ipagudan ang Allah subhanahu wa ta'ala kay agud na balay kanang muski mga higala ang puanan mga higala para kang Allah subhanahu wa ta'ala nang dito mga higala sa pag-abot sa katang mundo katang earthquake katang lunay galay tayo dito sa Bohol o dito sa Cebu mga higala, kinin yung isoon si Haji Ali Bransing. Doon na kita na pangumangkong dito. Doon ako na pangumangkong dito sa Tagbilaran City o dito sa Hagla, Bohol o dito sa Maygala. Dito sa nagpangkong Maygala. Ang mga ang ilang muski dito Maygala, wala mo sa apan ka itong mga simbahan ng mga dako, mga tumpag. Allahu Akbar. So, nangyod, subhanallah. Dalay mo si Allah. Kano man na ang mga simbahan dito, nga mga ligoy dito sa Bohol at Cebu, mga guba, apan ka itong mga muski, nga dili man kayo itong mga likoy, wala man mga usa. So mauna ang dili sa mga gala, mauna ang ilahanan, usa sa mga ilahanan, nga mirakulo, nga nagtabo, usa ka ilahanan na tinuod ang Islam. Tinuod nga si Allah subhanahu wa ta'ala, mao ang bukto nga tinuod ng Diyos, si Jesus Cristo mga gala, sungo lamang Allah subhanahu wa ta'ala. Dahil dito sa Tacloban, Liti. Kasi nandito ako aming isoon na si Brother Gumalin na nakasulti sa gud na ang muski na ilang ilang dito silingan doon ang muski dito sa ilang barangay dito, dito sa Biniran Liti Magdala wala man maguba ang muski sa mga Muslim ang ilang balay wala ano patok Magdala o ang mga pagsimbahan dito sa Ormoc dito mga gala wala gud mausa na dito pag gud sa daprin sa dagat Allahu Akbar mauna ang ilahan ng mga gala usbon ko ebidensya na tinuod ang Islam tinuod si Allah na matuod ng Diyos di na pag nagab gala kuno o uban wala itabo na itong pag tsunami mga gala dito mga gala sa Thailand Bangladesh Indonesia uban pa ang mga dapit o niya, ang mga muski dito mahigala sa Indonesia, wala maunsa. Hirot ang mga balay, apan ang mga muski dito nabili, mahigala. Mauna, itawag na tsunami miracle, mahigala. Tsunami miracle, makita natin na sa internet, mahigala. Kung doon ako ng mga internet, panawa dito, mahigala. Kay makita natin dito ang mga miracles na naitabo na nag-prove na ang Islam tinuod. Mauna ang gihon din sa Holy Quran, mahigala, sa ayat na ikanidi ayat sa Holy Quran sa surah Safa, sa ikasaysintay ay mga surah sa Holy Quran sa pag-inom. A'udhu billahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Huwallazi arsala rasulahu bilhudda wa bilhaq yudzirahu ala dini kulli walau karihal muslimin. Sadaqallahu rajim. Ang pasagot niya itong mahigala, mahigsoon, si Allah subhanahu wa ta'ala, ay ipadala niya ang giya
ang rasul mga igala. Gipadala niya ang giya sa tanan, mao ang relihiyon nga Islam, nga para nagpaibabaw sa tanan relihiyon diri sa kalibutan. Allahu Akbar. Bisan pa ang mga masunog pa kong magligot-got, bisan pa ang mga masunog pa kong din isa na musugot, apan iyang giproklim mga igala. Mga igala, iyang giproklim o iyang kinagiproklim sa tupa, giproklim niya nga ang Islam lang ang tinong niya reliyon, mga igala, nga mo'y magpatibabaw sa tanang reliyon din sa kalibutan, mga igala. So mga igala nga karang nga panahon o sa nga ligay nga pipila katuig, nagahan na kayo ng mga kapangbalik Islam. Kahit tanggid lagi, kanagbawa nila na nabasa nila sa Quran na tinuuday ang Islam na relihiyon. Ngayon, tinuuday na ang Allah subhanahu wa ta'ala, mawang tinuuday na Diyos. Tinuuday na si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mawang katapusan propeta. O sila, maigala si Abraham, Moses, ang ibang pa, o si Jesus mahigala, dami na si Jesus Kristo mahigala, o sa alam di ay kasinagyo mahigala na propita ni Allah subhanahu wa ta'ala na sungo naman dito sa Lost Sheep of Israel sa Mateo 15:24 na basa na tuuna na si Isa alayhi salam sungo naman dito sa mga walang kardero dito sa Israel mahigala, o ako kinibalik sa ating Israel mahigala. Jazakallahu khairan, Brother Ali. Masha'Allah, tabarakallah. So, siguro atong mga kaigsunan, naghuna-huna na karon. Kung unsa yun ang pagtuo sa mga Muslim bahin kay Jesus Kristo, o unsa niya ang nahisgutan nato na ang pag-embrace sa Islam, ang pagsunod sa Islam ay ikaw nga, wala siya nagbag-o siyang reliyon, bagos balik lamang sa iyang reliyon sa una. Okay, then atong na-mention ang mga golden sayings advice ni Dr. Jose Rizal na sa tinubanay lang, tinuod mang yun. Now, gahapon, diba, dito man ta sa Barangay Abuno, nila Brother Abun Nasser Aligno, alhamdulillah, successful ang ginawang programa dito. Then, I hope ng atong mga kaigsuunan, kahigalaan ng mga Kristiyan na mati karon, kung sino man ay namati, na ang message sa Islam ay clear kaayo, dili kagubot, bagkus ay kalinaw. Mugani nga Islam is ang root word is peace. Muna, kalinaw. Mugani tayo mga Muslim magkita asa-asa ta. Magritong, atong greeting una, Assalamu alaikum. O, kalinaw maasa inyo, nasa inyo, mapasa inyo. So, clear ka istanan, dili ka gubot ang dala sa mensahe. Okay. Now, ako na mention gahapon, ako nang akong usbon kanina verses sa Quran, Surat al-Imran, na mention din mo. A'udhu billahi minash shaitan rajim. Allah subhanahu wa ta'ala na iyang gi-address ni sa mga Hudyo o Kristiyano. Okay? Now, dili, wala may Hudyo dili, pero mga Kristiyano dili. Mariba lang siguro kung ano na yung mga turista ng mga Hudyo. Now, kung siya man ay turista ng Hudyo, na dili, mamati siya ano yung ayat. Allah subhanahu wa ta'ala yung sumang na Quran, Ya ahlal kitab lima takfuruna bi ayatillahi wa antum tashhadun. Kasi yung Allah subhanahu wa ta'ala, Ya ahlal kitab, iyang gitawagan o kamong mga Hudyo at Kristiyano, so people of the book, o kamong mga angkan sa mga kasulatan. Ngunuman, tulad kayong Hudyo, aduna sa libro nga gigunitan, aduna libro nga gituan, aduna libro nga gipanghawakan, kining ginatawag na at-Taurat o Musa alayhi salam. Taurat, inyala nga ito, Law of Moses. Oh, dili sila kapahayagan, dili sila unsa man law of Moses, di ay mo man ang napulo ka commandment. Mga kaigsuunan, dili lang napulo ang batas nagdala ni Musa alayhi salam. Dili napulo, ang napulo ay parte lamang sa libro sa Taurat. So Allah subhanahu wa ta'ala gayon din ni ahlul kitab, o kamong mga napagkaluban ng kapahayagan, kamong nahatagan o mga libro, ahlul kitab noon sa exclusive lamang sa duha kaning grupo, kaning mga Hudyo o kaning mga Kristiyano. Now, Allah subhanahu wa ta'ala giremind sa atua kung kinsa ni mga tawhana tungod kay aduna ni mga tawhana, adunay magtutuo, aduna po'y dili mutuo. So dili gid nato ma-blame sila mga igsuon o namati karong orasa, ha?
kung di sila mutuo sa minsay sa Islam. Kaya ang guidance wala sa atua. Ang atua lamang ay ipahayag, i-share sa ila kung sa'yo nasulat sa Quran. Tumunig ibuhat ni Propeta Muhammad alayhissalatu wassalam. Ha? Ngayon sa pagmaayo ka kayo mo-explain nga mo ng Islam, pero kung wala sila guidance, wala yung tawfiq dikan sa Allah subhanahu wa ta'ala, dili yun na siya mudawat sa kamatuuran. Maski klaro na kayo sa ilaha. Miski pa ino na lang ihungit sa iyang baba aron niya tumlon. Pero miski pa matulon o bigla pong masabtan, wala gyapon siya ay effect. Wala isay-isay. Wala gyapon yung ayo. Okay? So, doon ay magtutuo sa ilaha, doon na pwede niyong mutuo. Ha? Di po na tumadlayin, Brother Ali, oh. Tunod kayo sa hadith kudsi na minsan biya. Iyon ang Allah subhanahu wa ta'ala sa hadith kudsi. Ha? Ha? Ayun ang Propeta Muhammad sallam, iyon siya, in every 1,000, sa kada one, kada isa kalibo mga tao na anak ni Adan, in every 1,000, kada isa kalibo, isa lamang ang musulod sa paraiso, ug ang 999 ay ilabay ngadto sa gabukal-bukal na impyerno, na ang sugnod ay ang mga tao ug bato. La hawla wala quwata illa billah. Dili sa kudsi. Ha? Just imagine, kung bigo ni mo blame ko mga tao di musulod sa Islam, bisag maayo ka pa mo istorya sa ilaha, ngut wala sila guidance, maybe niyang madawat. Tuwag kay gideklara na, naisulat na ang mahitabo, na kada isa kalibo, 999 ay ilabay ngadto sa gabukal-bukal na impyerno, na ang sugod mga tao o bato. Din usa lamang ang pasudlon sa Jannatul Firdaws al-A'la, sa paraiso sa Allah subhanahu wa ta'ala. Of course, katong gaingon, la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Ngayon siya. Ha? So, ahlul kitab, nindot kayo nga word na gihatag ng Allah subhanahu wa ta'ala, yung titulo ba? Ahlul kitab, people of the book, come listen to us, mamati mo. Kung ano nga yung sulat sa Quran? Nung ang mga grupo ng mga Kristiyano miduon dito sa Madina, niadto sa Madina ang ilang mga pinuno ng mga scholars, niadto nag-discuss sa Propeta Muhammad SAW kung unsa ang Islam, kung kinsa sinso sa pagtuo. So gireveal ng mga verses aron masabtan nila unsay stand sa Islam patungkol sa mga Kristiyanuhan. Kung sila ay nagbasa lamang sila ng mga libro, may bawa ng unsay tinuod. Kung sila lamang ay nagbasa sa Quran, may bawa ng unsay tinuod. Problema nga lang, daghan dili mo to sa Quran, si clear na kayong basahon, adunay mga translation. Ang Quran ay para sa tanan. Allah subhanahu wa ta'ala gayon sa Quran. Qad ja'akum min Allahi nurun wa kitabun mubin. So ang buto sa buto ninyo mga kaigsuunan, na ang Quran ay naabot na. Dahil sa inyo, yung gihambing ni kanak-anak itong Quran, kaning hayag, kung bagikan sa kanit-nit, dumiabot ang kahayag sa kadlawon, paghayag na, nalipay ang mga creation ng Allah, nalipay ta, tung adunay kahayag, ikan sa ngit-nit, kanit-nit, sumuni ang Quran, tagaangkag kahayag, kung unsa ka manginabuhi na yung kalibutan na. Kaya ang kalibutan puno sa pagsubok, dagang daingon mo ni muna, pero ang Quran, clear kay sanan. Since 1,435 years ago, Arabic sa una, Arabic pong karon, wajud na kuhae, wajud na duwage, kay intak man siya. Kalamula, pure words ng Allah subhanahu wa ta'ala. So, klaro kayo sa nan, ahlal kitab, ya ahlal kitab, ayun ng Allah, lima takfiruna bi ayatillah. Ngano man irijik ninyo, ngano man inyong dili dawato ng kamatuuran, samantalang clear na kayo sa inyong libro, pila ka busy yung ibasa ang mga verses patungkol sa nag-isang Diyos, mga hindi mga dawatin. Lima takfuruna bi ayatillah wa antum tashhadun. Ngayon di mong gadawato ng kamatuuran na kamo mismo ay saksi, kamo mismo ay nabasa kung sa'y tinuod. Ngunit dako kayong kusunak sa ilaha. So di po natin mablame kung sa'y mo dawat. Tungkol kay ang guidance ang gatang Allah subhanahu wa ta'ala. Di po natin mablame. Ibig ang Propeta Muhammad sa Islam ang iyang uncle na nagputik sa ayah for how many years niya sa Makkah, wagyod ni dawat sa la ilaha illallah. So, ay ganda ang guidance kay gikan manggit sa Allah subhanahu wa ta'ala. So kinilag boys ay patungkol sa mga taong nagtudlo sa ilang mga pagtutuo. Nagtudlo nga mo ni na sa ilang nasulat, nga maugi na ang nasulat, na si Muhammad ay naabot na, na si Muhammad si ang huling sugo, na si Muhammad ang last na propita, na dawato yung insay. Kasi ano ang balance sa kamaturan? Na kung mo-reject ka, asa mga kamuto? Ha?
wala ka rin pagtuwa ng iba kundi diri naman sa Islam. Tungkol gikumpleto ng Islam. Gikumpleto na ng ganap. Ingon sila ka ang dalang daw kuno sa kamatuoran si Jesus Kristo, ang dili daw buagi sa iya, ang dili buto sa iya, ang dili buto sa iya ay wadyo kaligtasan. Igsoon please. Try to one, balika. Ayuha pagsabot. Kaya ang tanang mga sugod propita ay sila ang dalan sa kamatuoran. Kung ikaw ay nagbasa sa history from Genesis down to Revelation, ino gyang mabasa sa kasaysayan sa Old Testament kinsa man dito ang dalan sa kamatuoran? Okay, si Noah alayhis salam. Si Noah, si Nuhu nagituan aduna sa Genesis na siguro duha na siguro kapis nang nanasulat din na patungkol kay Noah alayhis salam kay Nuhu. Siya di ang dalan sa kamatuoran. Unsa may nahitabo sa mga tao? Gireject ang mensahe niya. Samantalang si Noah siya ang dalan sa kamatuoran. Bilang parusa, punishment sa mga tao, nireject sa mensahe sa mga sugod propita, sila ay mga lunod. Sa pamamagitan ng tubig, dilubyo ang giabot sa super tsunami. Kaya ang tubig sa kalangitan nanaog, ang tubig sa yuta mingawas, walay choice ang mga tao, parusa ang giabot sa ilaha. So clear kay tanan na ang messenger para sa gireject nila, muna ay mahitabo sa mga taong gireject sa mga mensahe sa mga sugo o propita. Si Abraham, si Moses, o si Moses po, o sa manitabo sa mga Egyptian, ayaw mo to siyang panahon? Si Faraon, na iyang gi-invite, ano musunod sa Islam, musunod sa pagsimba sa Allah subhanahu wa ta'ala, nagmamatigas, minggahi sa pagtuo, daw mo gahi pa ang iyang kasing-kasing, hanggang gidiklar yung kagaling na siya na Diyos, ayaw mo bin ladagan, di akarungingan ng mga tao. So may tabo, gilunod po sa pagitan sa tubig, silang tanan mga lunod, except sa mga magtutuo lamang, kaway nabili na Egypto ni atong panahon na. Kaya mga lunod, mga talagang parusan Allah subhanahu wa ta'ala. So clear kay sanan, now the time of Jesus Christ, ako lang nising irin may actually para magkaroon, para masabtan sa mga tao, kay kanin tao, mga kahigulaan at ikaw, mga kaigsunan, gatugid, yahapin na si Jesus ang dalan sa kamatuuran. Okay, that was time of Jesus Christ. Again, usbo na ako, that was time of Jesus Christ. Panay lamang Jesus ng mga kaigsunan. Siya ang dalan sa kamatuuran, kaya ang mga Israel, ang bani Israel, bini man mo to sa yung mensahe. So, na siya man ang dalan sa kamatuoran, siya ang misaya na ipadala sila, siya ang nasulat sa libro ng misaya, pero gireject nila. Ano man? Ang hinundan daw, tuwad kayo sa ilang pagto, si Jesus ay bula, bastardo, bulaan propita, ang iyang irahan ay babaeng hugaw, tuwad kayo wala kuno siya ay bana. So, ang turing kay Jesus ay illegitimate child. Bastardo, anak sa gawas, muna ng pagto. Bisa pag-unsaw ni Jesus o convey sa ila, di ito sa moto kay bastardo man. Sa ilang pagto. Kung wala sa nasayod, ang ala ay may plano sa ila. Bisa ay si Jesus, ming gawas sa ilahang angkan na walay amahan na gilikanan. Tunggo dati sa plano bala, subhanahu wa ta'ala. Karabi tong ganyan nga, Adonai Jesus, Adonai Jose sa Biblia, dakong binuang sa istorya, wala sa amahan. Dugan lang na para Adonai istorya. Actually, wala sa amahan. Pero minsan lang, masgutan natin na baka next time probably, kay doon naman ang crucifixion of Christ. At unang masgutan para masabtan yun ang full history ni Imi, kay daghan wala kasabot sa history patungkol kay Jesus Kristo sa kasaysayan, gikan sa bata, hantod siya ay midako. Kaya ang edad, tama na best of 32 o 30 sa isang narration, 32. Sa isang narration, 33 na siya, di nga galibot-libot sa Palestine. Okay. Unsa ginyan dito sa verses? Siya ay gipadala sa canonical gospel, siya ay gipadala sa nawawalang tupa sa bahay ni Israel. Kinsa man sa Israel mga kaigsunan? Kiniba ay mga Filipino? Kiniba ay mga Americans? Kiniba ay mga Australians o mga iba-ibang mga nation? Para sa masabtantaran, ang ginatawag na 12 tribes ni Jacob. Mauling niya siya, muli si Bani Israel sa Arabi. Israel siya si Jacob. Ayon sa Biblia na sulat, nakipag-risting kuno sa anghel, napildi ang anghel, busa ginatawag itawag siya, Israel. So kayo siya, kung kayo naman anak na 12. So si Jesus, gipadala lamang nga to exclusive sa 12 angka na ikaw kung ka namati ka ron, ikaw ba Israel? Ayaw agad lamang kung Israel ka, dahil nakauban ka ni sa minsan Jesus, pero kung hindi kayo sa Jesus, yang hiya naman ako sa'yo, kumutuo ka pa. Ha? Si Jesus ay gipadala lamang sa mga wala nga mga tribo, mga tribes ni Jacob. Dito lamang siya galibot-libot.
hantod ka ng verses translated sa lahi nga pinulungan. May Ilonggo, may Bisaya, may Cebuano, may Chabacano, may mga Tagalog. Tanang language sa tibuok kalibutan kanay Biblia na i-translate niya ana Israel gihapon siya gipadala sa busing ang kanil Jacob. Dito lamang siya ipadala busa. Gani ang iyang disipulo ay busi, dili 13, dili 14, 12. Tungod kay kada disipulo niya, isang disipulo ang magpahayag sa kamatuuran dito sa mga bani Israel. Una na na, but si Jesus Christ, siya ang last na propita para sa Israel. So kay di na sa muto nga siya ang Isaya, bilang taruso sa ila, panis mo sa ilaha, tagaan silang false Messiah, which is ang Christian also, brother Ali. Yes. Nagtuong aduna pa din Messiah bilang panis din sa ilang sa Messiah mo sila, siya si false Christ sa ato dinatuan sa Messiah Dajjal. In siya ang the future ato ning matalakay kinsa may si Messiah Dajjal. Muni si Messiah Dajjal false Christ, muni ihatag ng ala sa ilang kadi malang ituan si Jesus Christ. So si false Christ kayon ang naitabo sa ila, si Messiah Dajjal. At sa hadith na mention yun ni Propeta Muhammad alayhi sato salam 1435 years ago, na ang followers si ni Messiah Dajjal ay mga Hudyo na gikan sa Iran. La hawla wala quwata illa billah. Hudyo ang followers ni Messiah Dajjal, kaming bula ang Kristo. Nabiya sa kuan kuno kanwa mo ko nabasa pero nabungga nako na ay ginatawag na false Christ na gituan ng mga kakristiyanan sa nasa Book of Revelation. Pero ang ilang tagtuo daw kay kina magpatatak kuno tag tulo ka number 6 sa atong agtang na di bula dako kay binuang na natay bads kuno kay munay da munay ka main access kay maka-access ka sa merkado asa man nga bulaton dinhi. Ay di bula as a Muslim we have our own adila tay basis, ano tayo pagtuo, gikan sa Quran Sunnah, gibili ni Propeta Muhammad Islam na ang pag-recognize sa isang bulaang Kristo, miski pa sa illiterate na Muslim, madali siyang ma-recognize tungkol kayo sa iyong agtang na sulat tulog kalitra sa wikang Arabi. Ang saga ito, tulog kalitra sa wikang Arabi, kafara. In other words, kufar, disbeliever na sulat sa iyong agtang. Kufar, ko identified siya busa ang isang illiterate na Muslim, may bawaan din siya kung kinsa siya kay nasa ang agtang nasulat ang tulo ka litra sa wikang Arabi. So great estanan, inshallah ato na i-discuss in the future tungo sa ato nang i-detalya at maghata lang kung advance na idea para mabansa ato mga kaisunan. So kamo mga namati karon, welcome mga utana regarding sa katuruan sa Islam lalo na patungo kay Hesus Kristo Isa alayhi salam. Back to you, bro. Okay, mga ikala. Salamat, brother. Bali, ikaw na po ni bahin kini sa pag-simba, mga igala. Abin niya, mga igala, pwede mo i-address sa mga Muslim o katong din ipa ng mga Muslim kahit ba si unya o makatuo sila sa Muslim magpa-convert sila. Kinalilan ko na katong mga magtutuo na kung sila magsimba, maglukbo, magprostrate. Dayon, alagaran nila ang ilang Diyos, ang atong Diyos na mausya Allah subhanahu wa ta'ala o sa paghimo na sa pagkamataro para sila maglampos o para magpalambo sila mga ikila o ang mga tumuto lumukbo kamo o mapa o simbaha inyong Rabbi o pagbuhat o mataro araw kamo magmalapason. Allahu Akbar. So mga ikila, kini nga pag-yukbo nga pagsimba na Hexon. Abo ninyo, sa huling adlaw kuno, matod pa sa, basa natod rin sa huling Quran po, o sa hadith sa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, may lahan ng mga katauhan na makasunod sa paraiso, kay tungkol sa ilang pag-yukbo mga igala, ang ilang hagtang, sinaw kayo sa tanang, sinaw kayo. So sa ito pa, kato kuno, wala mag-yukbo, wala magsimba sa Allah, mga igala, na wala sila eh, sinaw nga agtang. So hindi sila makasunod sa preso. So klaro kayo, mabahin ng mga katauhan, katong mga katauhan na nisunod sa mga wali, sa mga propita, mga minsayro ni Allah subhanahu wa ta'ala, ngayon makasunod sila sa preso. O sa mga igipang nutidlo sa mga minsayro ni Allah subhanahu wa ta'ala, sa mga propita Nuh alayhi salam, abing mga igala, mabasa natin sa Bible ang mga propita ang ilang pagsimba, magyukbo sila tanan patulad o sama ni propita Abraham alayhis salam. Mabasa natin una sa
Genesis 17 versikulo 3 na si Abraham, kung siya nagsimba, naglukbo siya, naghapa, mga kala. So, sa ito pa, mauto ang hinugdan na kung kanunay ka magsimba o na na magyukba ko ka sa yuta, ano mo at tang na nagbi mo kinong mahimong marka nga morag o kinong itong. So mao na nga sa huling adlaw mahimong na nga kinong sinaw ka usanan o kinong sadlak, sidlak, morag sidlak sa adlaw. Yung magya po si Moses alay salam. Si Moses alay salam si Aaron, kung sila magsimba, magyukbo niya po, maghapa, mga gala. O, mabasa na ito una sa Numeros, Kapitulo 20, versikulo 6. So, nabi na si Isa alayhis salam, si Jesus alayhis salam, wala kung maghampo siya, magyapon, magyukbo siya. Sana mabasa, kung doon ako may Biblia, tumala ay kini, naadha sa Mateo, Kapitulo 26, versikulo 39. Usbon ko, sa Mateo, Kapitulo 26, versikulo 39, mabasa na ito una nga si Jesus, nagsimba o naghapa o naghilakpag yun kung sa iyang gisulti. Oh Lord, please remove this cup of death from me. Ang sabi siya pa lang, yun siya, oh Ginoo ko, kuha kining kupa sa kamatayon ka na ko. Nga naman ito nagsimba siya, may galang naghilakpag yun. Tungod lagi kay Usbon ko, patyon lang siya sa mga Hudyo o mga Romano sa iyang panahon. Kay tungkol kay katong mga Romano, mga Hudyo, mga Igala, mauna ilang kinaiya na kung ganito nagbalaan nga tao, dami ng mga propeta, ilang man nagbinuangan ilang patyon kung mahimu pa, mga Igala. So mauna, na kung ikaw, Igala, kung kamo ng mga tinuod na mga Kristiyano, mga Igala, o wala pa mga Muslim, kung kamo tinuod na mga susunod ni muto kang Isa alayhis salam, muto kang Hesu Kristo, so tumana ang iyong gibuhat. Tumana. So kung imo ka nagbuhat, tumagala, mahimo ka mga Muslim. Pagsimba ka mo, magyukbo ka mo, so mahimo ka mga Muslim. Apan ka ng pagyukbo, may gala, ang tunod mo sa mga Muslim, mauna ang among gisundan, ang gitudlo sa ni Propeta Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, na doon na ka na paglalitukon, doon na ka na istudihan, doon na ka na pagbuhaton kung kita magsimba. So, dali raman na may badaan mga gala, sa ala, katong mga, nabila katong mga bagong mga balik Islam, at ina may mga libro na ito, mga artikulo, mga libro na ginagmay, mga gisaysay niya o sa ang pagsimba mga gala. So, subun ko, katong mga katawahan, mga mituo o misunod sa mga gipangtudlo sa mga propeta mga gala, may maus sila ang makasunod sa paraiso kaya tungod sa ilang pagyukbo sa pamaagi sa ilang pagsimba doon na sila ay sidlak na agtang sa huling adlaw na maus ang ilahanan na sila nagsunod sa mga propeta o na sila ang makasunod sa paraiso apang katulad ng misunod sa mga gipangtudlo sa mga propeta wala sila ay sinaw sidlak na agtang sa huling adlaw so doon sila ang makasunod sa paraiso. Ay gala, ako kinay balik sa ating isyon na Brother Abdul Rahman. Alhamdulillah. So, muna yung mga kuano, mga alamat, mga signs sa mga magtutuo sa Allah Subhanahu wa Taala. Kaya yung mga kuano namang maginagbay lamang. Pero ang pinaka-importante ni ini na ang atong pagtuo ay ika nga inatawag na pure. Walay, wala bay kuan, walay sagol nga kaning-ganing kuan, kaning mga pagdududa. Walay sagol nga kanang pagkukunwari. Ha? Nagkuhang ka ba yung nahihitokrisi? Kay kung ikaw ay sa Islam, kung ikaw ay nagbinuang lang o naadun na kay portion of doubt sa iyong pagtuo, na kay kabutangan. Kaya Allah subhanahu wa ta'ala, tagara ba tagjas, batay na ba sa atong intention? Kung ikaw halimbawa, nagsunod ka sa Islam sa purpose, o para aron ba na may worship sa Allah o aron ikaw ay na kay vested interest sa iyong pagsunod na. Kung ikaw ay inong pinakalayunin mo kaya doon na kay purpose na pangkalibutan ng purpose na naadyo kay kabutangan at imutong ma-experience ang mga punishment na ihatag ng Allah din sa dunya. Oh. Pero kung inong purpose ay to please Allah subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah, welcome. Dahil ikaw tinood yun na magtutok sa Allah subhanahu wa ta'ala at inong grasya imutong ma-experience. Dili lang din mo na tupot sa kabilang buhay o sa life after death o ginatawag na hinautiyama sa Day of Judgment. So, usbo na ko na ang pagsunod sa Islam ay wala ka nagbago belief. Ikurik lamang na to. Himbalik lamang ta sa atong gigikanan which is ang
dinin Islam ang reliyon Islam kay Herman, kay mao man gyud ang reliyon sa sinugdan, mao ang reliyon sa mga sugod propeta na dala nila dili Asia. Mao ang reliyon sa mga sinaunang mga Pilipino di asa ito mga okay mga animist na lay mga kuan na ang pagtuo nga taga bukid pero na sa downtown kini sila ay mga Muslim na. So nahimong Kristiyano tungod kay sa anumang kadahilanan dahil pinangyari na pud sa ika nga sa Allah Subhanahu wa Taala. Pero usbon ako, ang pagbalik Islam ay wala ka nagbagong bunit bagos minbalik ka lamang sa inyong gigikanan. Kaya si Dr. Jose Rizal, ang kanyang golden advice, ang hindi marunong lumingon sa kanyang pinanggagalingan ay hindi makakarating sa kanyang paruroonan. So clear ka isang magkaisulan, kaya una-una pag-ayo, adisir mo abot ang katapusan sa inyong kinabuhi. Say la ilaha illallah, kay mauni siya ang dalan sa kamatuoran. Yes, bro? Yes, brother. La ilaha illallah, Muhammad Rasulullah. Katong mga igsoon na wala pagkipagmasayag sa Islam, una ka na alabang la ilaha illallah, Muhammad Rasulullah, mauna ang gitawag na adyan o kanalbang. Sabi pa magsugod ang pagsimba sa mga Muslim, tunay mo microphone niya silang muski, sa mga muski na magtawag o adyan. Ang pasabot niya na magigala ka ng la ilaha illallah, kinanglan yung masayag ang talang katawahan na wala ilaing Diyos na pagkasimbahan Diyos lamang kang Allah subhanahu wa ta'ala kanang Muhammad asabi Allah ilaha ilala o kanang asabi Allah Muhammad ang Rasulullah o kailangan makatuo sila kang Muhammad sallallahu alaihi wasallam na sugo ni Allah subhanahu wa ta'ala o kanang pangin ng mga gala nga hayan sala dali na mo kang magsimbahan na magsimba kita kanayang sundan na po sa hayaan ng falak. Dali na mo ka magsimba kita para kita makalampos, para kita maglambo, mga gala. So, kanang iuwan nga, Allahu Akbar, kaupat na malitok, gamhanan si Allah, gamhanan si Allah. Doon kanang pag-iuwan na po nga, asaratok kayo ng nanayin. Dali na mo ka magsimba kita, kaya ang pagsimba, mas maayo kaysa matulog sa kadlaw na mga gala, sa mga last quarter media na sa kadlaw. Mauna ang pagsabot niya ng mga gala. Then ang katapusan, La ilaha illallah, there is no God to worship except Allah. Wala na yung laing pagkasimbahan Diyos kang Allah. Mga iksoon, katong gusto magtuon sa Islam, mga gala, doon na kita yung lecture niya sa Shannery kada Domingo sa buntag, mga gala. Magsugod na sa mga alas media hantin sa alas 12, mga gala. Napod niya sa ilan ni brother Abdul Nasir Angulo diha sa Abuno, magsugod po na Sabado na sa mga gala, kada Sabado magsugod na niya po sa alas 9 hantin sa Mahuman, mga gala. Okay, o sa mga radio program na adere sa alas 11 sa buntag hantin sa Uto kada Domingo nila ni brother Abdul Bakal, o napod sa Lab Radio ni brother Kilintaw alas 2 sa hapon kada Berlis, mga gala. Wala pa unta dito sa Bigs RJ kada alas 5 sa hapon sa Sabado Domingo apan na may depikto sa ilang radio dito sa Bigs RJ. Maghintay kita pag mula ito na maripira ilang radio kada makikita po kita yung program dito, mga gala, sa Bigs RJ alas 5 hapon sa alas 6 sa hapon kada Sabado Domingo, mga gala. O dito yapon kaya kini oras sa alas 2 hapon sa alas 3 Bigs RJ, mga gala. So, katong gusto gyud nga makakita sa unsang Islam, mga gala, makita na ito diya sa internet, diya sa internet, youtube.com o diya sa mga www.bigsic.com, mga gala, o diya sa internet, sa inyong mga laptop o mga iPad, mga gala, makita na dito ang lain-lain klase sa mga katawhan, mga scientist, mga gala, mga doktor, mga professional, mga journalist na pangsunod sa Islam, ganun, mga gala. Mabasa na po niya ang anak ni former President George Bush sa Amerika, mag-Muslim, mga gala. O anang sister-in-law ni Tony Blair dito sa Britain, mag-Muslim niya po, mga gala. So dagang kayo na sila mga balik Islam, halos kada adlaw di na yung magpa-convert sa Islam kay tungod kay nag-yakap na kining na-spread na, mga gala, ang kining message ni Sahuro ni Allah subhanahu message ni Allah subhanahu wa ta'ala sa Holy Quran, ang mga katawan, mga gala, naging alerto na sila na nagdagan na nagtuon sa Islam, mga gala, pinagi sa Holy Quran, mga gala, ang sahad ito Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wala naman tayo oras, o kaulo kaulihada, sa purulahan niya na akin,
ومن سائر المسلمين منكم من جانب إنه لغفور رحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ما يرحب مستنان magpasalamat kita sa management sa DXI sa Mayagara. Again, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aming lahatid ang pinunod at Apostol at the voice of truth ay pinagkakulid ng diba magigawang tili ng inaangkin ang katagbawan sa kamatiran ng bagong dipagayaw sa rin. Daghang salamat. Ito ang DXIC 711 sa Iligan, numero 1, Tatak RNN. Bisayas ug Mindanao, ilagdag may Siligan, kumusta ba ang Iligan kanatong tanan, kaninyong tanan? Welcome sa Tunandang Kolomron, ang Sunday Sundowner 2014. At lagaroon ng Domingo mga kaeksunan o katapusan ng Domingo sa bulan sa Pebrero. Welcome o Sabat mga kaeksunan, Tibo Kabisaya ng Mindanao, Kutob sa Magotsibya sa Radyo Munisim na Tatakamil RMM. Kinino sa mga langgat yun ang June Peralta, maging po baling at Tunandang Kolomron, matag-adlaw Domingo, this Sunday, Sundowner 2014. Unang dalipunan ng hukmi at sa Paituruay ng bagong Paituruay 50. Ang pinabuti ko karun na lao ay gisupat na di ang balao. Ipatuluan ko sa dugo o sinot ang kahayat atong gipaabot. Ba't halanga mag-iing sa tanan, inhatag na ang kanayan. Kung ato man din sa kanayan, andam ako na sinuna. Atong mga anak sa atong kiliran na simula ang kaminaw ko kanilati mawala sa kiliran atong mga lupa. Sa ninyo ang atong pagkabutan kung gagawin ang mga kalasangan sa umigapit akong dampanan. Unutok kanot at ning aruskan at palusok kumang kagulangan. Husminin nyo, husminin nyo ako, kami nyo natutipan ko. Kung sayo man din
na. Sabi niya lang dyan si Nanjon Giralta ng adlaw na Domingo din alas 3 nga to kita sa Honto Palasais din siya sa pinaka-linahi o linahin na tulumanon hataas kayo kita sa oras sa kahaminan matagad lang Domingo agiusad o paghulip sa mga adlaw na may panahon nga doon na patay buot na istorya apang kapos kita sa oras apang itag na magkaigsinan. Nakanaay ng tanan o pahimutan na kamo, then on your march, on the double to the Luto outlet, whatever that promise is released from my mouth and from my own decision that we have a very best number for this time. But for the our introductory sound this afternoon, we have to praise our Almighty God and to give praise Him. Sa mga buton sa
Hoy Masoy Wine Factory, the maker number one fighter wine. Maginom kita kanunay sa fighter wine. Kini ginama sa Hoy Masoy Wine Factory, the maker number one fighter wine. Og dito sa Luto Outlet, no? Doon natin on the double number. Mas may man nga hindi ma-sold out na yun. At noong aglaong Domingo, ang mga numero nga gihatag na ito din sa radyo, ang halos tanan hirap, no? Kagawas mga kaigsunan. Pero wala yung target din eh. Narambol. Pero unang pagawas sa aning kombinasyon, mao ang 969 na may resulta sa 996. Sunod, ang numero nag-iatag na ko din ito at ng Domingo na sa Sunday Sundowner last week, 716, may resulta sa 176. I repeat, 716, may resulta sa 176. Ang numero nag-iatag na ko din na 096, may resulta karon sa 690. 096 na pag-iatag, may resulta sa 690. Sa ikaw-pat, ikaw-pat na siya karon. Then, sa gabi, may resulta ang numero na giatag na ko din sa radio on the air, 783. Sa 837 na pagka-resulta. Sa ito ba mag-exunan, ang 783 may resulta sa 837 sa gabi. Agad.